So, hello again mga Stranger Freaks. Nandito naman tayo ngayon para mag-unbox at mag-review ng bagong action figure. So, ngayon, ang meron tayo ngayon is BWFC Van Preso World Figure Coliseum Trunks. So, itong BWFC ay isa sa mga parang competition ng Van Preso at maglaglaban-laban yung mga artist para mag-sculpt ng mga anime figures. So, makikita nyo dito sa box. Ayan, ito yung artist. Ayan. So, huwag na natin patagal ito. Let's unbox this action figure. So, so ayan, ang unang basis namin. So, i-unbox na natin ito. So, bago i-unbox natin, first, yung basis namin is the box. So, titingnan natin yung box. Sa iba, yung box, medyo yung mga sensitive. Yung box, iniingatan nila. So, parang issue yung mga chip na ganito. Katulad nito, makikita nyo. Ayan, may mga chip. So, may chip. Minsan kasi sa delivery na yan, hindi natin naiwasan. Pero, meron kasing sinisil talaga to. Kung ayaw nila masira. Kasi nababawasan yung tawag dito. Halaga nung toy pag kunyari may chip yung box. Ano, kasi ewan ko kung ibibenta nila. Or, iyaano nila ulit. So, dito sa Stranger Freaks, so, okay lang naman yan. So, ito yung box. So, makikita yung box ng toys. May seal. Ayan. Lapit ko sa camera. Ayan. Ito yung seal niya. Gold sticker. Itong toy animation. Toy. O, oh, toy nga siya. Tapos, ito. Ayan. I-seal na natin. Dito rin yung markings. Nakasulat sa Japanese. So, ayan. Box na natin. And ito, so pagbukas niya makikita natin is ito, may QR code siya dito. Ko lang ibig sa meaning nito, pero ayan, try natin search yun. So ayan, laman hina natin ang loob. Ayan, so ayan lang guys, medyo nipis-nipis lang yung box niya. Tanggalin natin yung second box. Tanggalin natin yan. Laman ng laman, ito yung laman ng box. Una yung sculpt na trunks, then yung sword and base. So buksan natin ito. Na yung base. Then, ayan. Kunin natin ito. Sword. Ayan. Sword. Then, sana natin ito. Si Trunks. Ayan. Ganda. Ito yung laman ng box na BWFC na trunks yan. So, tabi muna natin itong box na. So, ayun. Ayan, buhay natin guys. So, pero bago yun, makikita niya ito yung model na trunks. Ito yung base. So, kung nakikita niyo sa camera, makikita niyo meron siyang logo. Yung base meron naka-embed na BWFC Van Preso World Figure Coliseum. Yan. Makikita nyo authentic siya. So, yung lagay na muna natin dito. Yan. Pasok natin. Ang ganda guys. Actually, yung figure maganda. Sakto yung laki niya. Grabe. Positioning ng figure na ito. So, ayan. Ayan. Ayan siya. Ayan, guys. So, BWFC na trunks. So, ayan. Una, sunod sa basis natin pala,
ay yung pain. So titingnan natin yung pain. So wait lang guys, ipo-focus ko lang yung camera yon. So yung sa paint, okay siya, maganda. Hindi siya glossy. Yun. Makita niyo naman. So ito, yan sa ripa niya. Ang ganda ng pagka-paint niya. Simple lang, lalo dun sa sword. Yan. All in all, okay siya. Ang ganda naman. Ito lang medyo kapusyaw lang. Ang wala ba akong ano, kasi alam ko medyo purple pa yung konti yung buhok dito ni Trunks. Pero kung may shade lang siguro to, siguro maganda. Yan. Pero all in all, okay naman siya sa akin. Simula yung paint sa belt. Then sunod natin is yung mold. Sa mold niya naman, okay na okay sa akin ng mold. Maganda yung pagkaka-mold nitong figure na to. Simula dito, yung kamay. Yan. Yan. Saan una akong tumitingin sa kamay eh. Minsan maganda rin. Lalo na din sa may mata. Yan. Yan. Nakikita ko kung maganda rin yung figure. Minsan sa mata, maayos yung figure. Sa mata, sa proportion niya. Yun. Ito, sa kamay. Lalo na yung kamay. Tinitingnan ko din yun lagi. So, yun, all in all, okay naman siya, maganda yung pagka-mold, lalo na dito sa gusot, dito sa may paan niya, hanggang dito. So, ito, isang italampakan, maganda. May nagka-crossatch din siya dito ng konti. Yan. Pati sa sword, meron din. Ayan. Makikita niya guys, ito. Ganda. Okay na okay siya. Sa base namin, the fourth one is the details. So, yung details niya maganda. So, ayan, may logo siya ng sakto dun sa anime na napapanood natin sa Dragon Ball Z. Ayan. Ayan, no. Mayroon siyang logo ng Capsule Corp. Maganda. Ayan. Ayan, may mga bulsa pati dito. May mga botones ng leather. Leather ba to? Alam ko, hindi siya leather. Parang, ano siya? Tawag dito. Yung jean na jacket. Jeans. Tapos ito, medyo ganda rin yung pagka-detail dito. Lalo na yung riff ng pantalon ni Trunks. Sword, same din. Ayan. Ayan, ito. Ito medyo may makikita nyo guys. Dito, wait lang. Medyo, focus ko lang dito. So, ito nakikita nyo guys dito. May texture yung damit niya. Na lines na patas, may texture. So, kung hindi nyo dito nakita, pag nabili nyo tong figure na to, medyo may texture siya dito. Sa part na to. Texture yung ano yung damit. Pati dito sa may jeans niya. Ganda. So, ayan. So, ayan yung figure. Ayan. Ganda. And the last one is yung resemblance niya. So yung resemblance niya dun sa anime, medyo hawig siya dun sa ano. So, pero di ako nag-expect na sobrang hawig siya dun sa anime. Kasi nga, actually ano to, parang personalized to ng mga artists. Kaya ang Van Presto World Figure Coliseum kasi yung BWFC is parang competition siya ng mga nag-scout. Kung sino gagawa ng kaya sa Dragon Ball sang ano nila category. So pipili sila ng character doon. Then mag-sculpt sila, pagandahan sila sa ano yan, sa details or sa pose, mga ganun. Meron silang batayan doon. So isa ito sa parang kasali doon sa ano sa 2018 na ano, year 2018 na competition na event. So yun. Pero okay na okay din siya, kilala siya, transparent. So yung importante, nakikilala niya yung character. Then okay din yung pagkamod niya. So yung resemblance maganda. Lalo na yung pose. Yung pose niya ganda. Maganda yung napili ng artist na pose. Yan. Ito yung bato. Ganda. Ayan, makikita niyo naman. So, yan. Oh. Actually, ako for me, okay na siya. Sobrang okay siya, maganda siya. Recommended siya na bilhin. Maganda. Ganda siya pandagdag. Kung gumagawa kayo, meron kayong
gusto niyo si Trunks, fan kayo ni Trunks, tapos gagawa kayo ng parang shrine niya. Yung maganda to, isa papadagdag sa mga shrine ng Trunks, kumbaga. Yan. Yung mga fan ng Trunks dyan, for sure, magugustuhan to. Actually, sobrang ganda niya talaga, guys. Medyo mabigat siya. Yan. Yan. Kikita niyo naman. So, yan, guys. Ano? Yan. Itong toys na pala to, galing sa... nakuha namin sa Athena's World of Toys. Yan, thank you Kuya Rodel para sa ano ito. Ayan. Kaya thank you guys sa panonood. So sa mga bago lang dito sa aming channel, pwede kayo mag-subscribe dito kung gusto niyo makakita pa ng mga sa future content namin, mga unboxing, review, kahit anong toys. So sa lahat ng mga nanonood, pwede kayo mag-comment down below. Mag-comment kayo kung anong trip niyong toys na pwede namin i-unbox or review, gusto nyo ipa-review. So, yun. So, kung gusto nyo rin mag-sponsor sa amin, pwede rin naman. Baka naman, ganun lang. Pero, sa amin, ito, kami nag-enjoy lang kami lagi sa pag-unbox. Masaya mag-unbox ng mga laruan. Lalo-lalo na pag gusto mo yung laruan. So, enjoy collecting. Thank you sa inyo, salamat. So, panag-subscribe pala kayo at i-check niyo yung notification bell para lagi kayo na-update sa mga bagong upload namin every week or kung ano yan. Yan yung every week kasi halos kami actually nag-upload. So, yung kung gusto nyong ma-notify dun sa, ano, sa mga uploads namin, then hit the notification bell. Then, thank you guys and salamat. So, again, sinasabi lagi namin dito sa channel namin, dito sa video namin, never too old for a toy. So yun, paikutin na yan. Paalam.